Sabing dahil ni Bertie. Pinuha ko sa lupa. Kasama isang kwintas. Sobardo! Kayo ba yung sumisigaw? Ara. Alam ko na kung nasan yung diary. Ho? Binaw ko sa lupa. Kasama ang isang kwintas. Malalaman na natin kung anong nakasulat sa aking diary. Pa bang habul-habulin kita para pakiusapan? Eh, bakit pa kasi kayo hahabul-habul eh? Wala naman tayong dapat pag-usapan. Narinig naman sinabi ng daddy kayo na, di ba? Huwag yun na raw akong kausapin. Alam mo, Iha. Kung ano man yung mga nasabi ng daddy mo kanina, dala lang yun ang init ng ulo niya. Hindi ka naman dapat magalit sa kanya. Nasasabi niyo lang naman niya kasi hindi niyo mismong nakita at narinig yung nangyari sa amin kanina. Inamin niya naman na mas talagang kinakampihan niya pa yung ibang tao dito sa pamamahay na to kaysa sa akin. Di pa siya nagkasya doon sa sinabi niya. Susuguri niya pa ako para saktan. Ayun naman, inabutan yun. Nangyayari kayo na, di ba? Tignan niyo naman. Alam mo, Iha, eh, huwag ka naman magkaganyan sana sa daddy mo. Kung ano man yung mga nasabi niya kanina, hindi naman yun para palabasin na masama ka, pero para din sa kabutihan mo yun. At kung halimbawa, eh, masaktan ka nga niya, hindi naman dahil sa hindi ka niya mahal. Katunayan, mahal na mahal ka nga niya, kaya gusto ka lang niya ituwid. Mami, hindi naman pagmamahal yung pinakikita at pinadadama niya sa akin eh. Kundi pagkasuklam at pagkayamot. Eh, isa lang naman ang ibig sabihin niyan eh. Talagang hindi niya na ako mahal. Ngayon, kundi niya talaga niya ako mahal, wala na sigurong dahilan para mahalin ko siya. Sa dalawang sanggol at ang batang Del Valle. At maaaring si Clara ang batang Del Valle, inay. Maaari nga. Pero ano naman kaya yung lihim ng dalawang sanggol at bakit nasangkot yung batang Del Valle? Kailangan makita ko at makuha ko ang aking diary. Doon ko lang malalaman ang kasagutan sa lahat ng aking katanungan. Pero ang problema, hindi ko alam kung saan ako binaon.
Magandang umaga, sir. Oh, magandang umaga, Dodo. Pinatawag daw niyo ako. Meron akong paggagawa sa'yo. At gusto ko sana, tayo lang dalawa nakakaalam. Eh, maasahan niyo rin. Tungkol pa ko saan, sir? Tungkol dun sa hideout ni Enrico, kung saan siya nakikipagkita sa kanyang mga tauhan. Naku, sir. Eh, baka hindi ko na humatandaan yung lugar na yun, eh. Hanapin mo. Gusto kong tuntunin mo ang daan na dinaanan mo. Hanggat maaari, yung pabalik. Palagay ko, eh, kahit papano, eh, meron kang matatandaan doon. Sige ho, sir. Ano hong gusto niyong gawin ko? Gusto ko lang makatiya kung talagang may kaugnayan to si Enrico sa mga sindikato, eh. At kung makita mo yung hideout, itawag mo kagad sa akin. At ako na bahala sa susunod na hakbang. Oo, sir. Hindi ako makapalagay. Hindi ako makapaniwala na sa kabila ng lahat na ibinigay sa kanyang kagayunhawaan ni Don Elpidio, nakukuha pa niyang pumasok sa masamang hanap buhay. Marami pa pala akong dapat matuklasan dito sa tunay na pagkatao ni Enrico. Susan? Hindi ka pinagpalakado. Teka, paghahain kita. Ah. Wag na. Mamaya na lang. Pagtitimpla kita ng kape. Wag na. Sandali lang. Ba't ka umiiyak? May tutulong ba ako sa'yo? Si Gary. Hindi na naman siya umuwi dito kagabi. Dati-rati ganitong oras nandito na siya, pero hanggang ngayon wala pa rin siya. Ano bang paalam sa'yo? Wala, basta may pupuntahan doon sila ni Waldo. Kahit naman hindi niya sabihin sa akin, alam kong doon siya natutulog kay Lenita, eh. Dati-rati sumasaglit lang siya doon, pero habang tumatagal, nagbababad na siya doon kay Lenita. Baka isang araw, eh, hindi na niya kami uwian. Tawag sa akin. Ano ka ba dito, messenger? Asan yung mga tao dito? Ako na lang nga naglakas loob eh. Eh, si Kirubin natatakot sa'yo. Pwes, hindi si Kirubin ang kailangan ko at hindi rin ikaw ang kailangan ko. Hindi ko kayo kailangan. Pasensya ka na. Eh, akala ko naman ikatutuwa mo ang pagtawag ko sa'yo. Pwede ba? Pwede ba, Carol? Huwag mo na lang akong pakialaman, ha? Lalo na kapag ganito mainit ang ulo ko. Kakain ako sa oras na gusto ko at lalabas ako sa kwarto nito sa oras na gusto ko, okay? O, sige na. Huwag ka na magalit. Hindi ko na uulitin. Oo na, sige na. Umalis ka na! Ano? Iwanan mo na ako. Gusto ko mapag-isa. Please. Pwede na gano'n saan lao ba kayo? Tapos na. Sabay ko nga yung nanay mo. Chocardo, mukha ho yatang may hinahanap kayo. Ano ho ba yun? Babaka sakali lang ako na dito ko na ibon yung diary ko. Nakalipat na ho ba kayo nung
nung nabaon niyo yung diary niyo dito? Maaari. Kasi ayon sa kwento niyo, nakalipat na tayo dito eh nung madisgrasya ako. Kaya palagay ko, dito lang sa tabi-tabi na ibaw ko yun. Siguro nga ho. Pero bakit nyo kaya binabaon yung diary nyo? Ewan ko nga ba eh. Alam mo, hindi ko rin makikinda kung bakit ko ginawa yan eh. Hindi ko alam kung totoo yung panaginip ko. Si Mamberting ho yun, di ba? Berarti nga. Ang bati siyang malis. Ang balay mara, ha? Berting! Berting! Ilapag mo na. Ma'am, kumain na po kayo. Ma'am, ano po nangyayari sa inyo? Ma'am? Ma'am, okay sweetheart, ba kayo? Bakit, sweetheart? Ha? Ma'am? Nahihirapan ako huminga. Painuin mo isa, painuin. Yung gamot, hanapin mo yung gamot. Opo. Hanapin mo na yung gamot. Opo. Teka, tawag ang doktor. Ganapin, painuin mo ako, mama. Thank you.